another tip kung kung bakit ako nakaka-survive is because una, tama yung lugar na or tama yung crowd na napuntahan ko, which is the Traders Den. Kasi kapag nasa loob ko ng group, walang hype, walang namambubuli sa'yo, walang mga misleading information na mapabasa ka dun na pwedeng ikasira ng trading journey mo. Next is yung mentorship. So I highly recommend na kumuha kayo ng mentorship. Kasi sinasabi ng iba, kapag nagpa-mentor ka daw, magastos. Pero ang hindi nila alam, mas magastos pala kapag nag-DIY ka. Kasi sasabak ka sa series of trial and error. Mas malulusaw doon yung hard-earned money mo compare sa nagpa-mentor. Kasi once na kumuha ka ng mentorship, sasabihin na lang sa'yo yung mga bagay na talagang useful para sa'yo. At yung mga learnings naman ay tested and proven na and compiled yun sa loob ng 15 years, I guess. As per experience ni ma'am. So ayun, subok na, i-apply mo na lang. And another, we must learn how to turn our uncomfortable moments into comfortabilities. Kasi yung series of losses na yan, di ba napaka uncomfortable sa side natin. Andyan yung hindi ka makatulog. Lagi mong iniisip, hindi ka rin maka-work ng maayos kasi yung port ko natagpas na yung capital ko, mga ganun. So isa sa mga ways na nagawa ko or na-realize ko on how to turn those uncomfortable moments to comfort is yung mentorship. Kasi doon, i-comfort ka lagi ni ma'am. Tapos, inonormalize niya sa'yo that losing is normal. Kaya nung una, very uncomfortable ako sa mga losses. Ngayon, okay lang yan. May ganong feeling. Very comfortable na ako sa mga losses. Parang, I can say normal na lang siya. Hindi na worry. So, ayun. At malaking tulong din yung pag-attend ko ng bootcamp. Mas nag-level up yung pag-convert ko ng mga uncomfortable moments sa trading into parang ni-normalize ko na lang siya para maging comfortable lagi yung aking trading journey. So, ayun.